Archangel FP at sa blue side naman natin ito ang Finesse Empress. And here we go sa go. Kita-kita naman natin mga kaibigan. Paano naman ang Kimi this time around? So medyo mahirap-hirap. Ang shoutout po, showcasters, first time mag-shoutout dito pero always nanonood ng live sa FB nyo. Ayan, shoutout sa'yo, shoutout sa'yo. Mabilis na masyado umangat yung pangal pero sa shoutout sa'yo. Ayan. Yeah. Anong score na po? Game number one pa lang po tayo. Sa ano to? Upper bracket on this. Upper bracket. So, itong laban ng dalawa ay upper your bracket. Tapos yung huli is our lower bracket. So, abangan na. And magandang laban to. Kasi Archangel, isa yan sa mga nagpahirap sa mga teams. Exactly. Nung napanood ko nung day one. So, medyo solid yan. Dapat kinakatakutan yan. At syempre, yung Finesse. Kasi hindi naman sila darating sa upper bracket kung hindi sila magaling. So, solid yan. Magandang laban. Shoutout sa inyong lahat, sa mga taong nanonood dyan, yun na nga. Lilia. Lilia Banmatic yan, pero isang ban pa dito para sa Finesse Empress, and I think, pwedeng Kaja. Oo, Kaja. O kaya, pwedeng Chu. Grok. Grok. Okay, yun na nga, Grok na nga. Dami naman pwedeng pagpilihan eh. Pagpilihan, hindi masisira. Shoutout pala kay Zapnu. Ayan, sa Kuya Nick. Kuya Nick, shoutout. Kaja. Your team. Ito pala si Zapnu. Ayan. Search nyo sa Facebook ni Zapnu po. Space Pay. Go Deep Frost daw. Ayan. Kikip yung mga malas ito ah. Share nyo na rin kasi meron tayong free skin giveaway. Ayan. Sa lahat ng mga nanonood dyan. Meron tayong free skin giveaway. Okay? So, check nyo yung pin comment natin para malaman nyo paano sumali sa ating free skin. Oo nga pala. Ay, para sa mga bagong pasok dyan, para lang sa kalaman ng lahat, yung magkabilang teams, may mga tao kaming naka-assign doon para i-video call sila para walang pilot na magaganap. So, good naman. Huwag niyong isipin na pilot dyan kasi meron kami mga taong naka-assign para makita na naglalaro sila. Exactly. Ayan, shoutout niyo kay Edmar De Torres Villalobos. Ayan, shoutout sa'yo. Pati rin kay Tolix Divino. K-A-F-E daw naman, sabi ni Meiji. Naku, kinuha agad si Kufra. Sabayan mo ng Teresa. Medyo masakit siyan. Kaso, kailangan nila lang ano. Dukes and Teddy na naman daw. Siyempre. Sayang, di kami nakapag showtime. Pero, direct, alam mo ba yun yung ginagawa ni Jama? Ano ba yung ginagawa ni Jama? Ano lang yun, direct? Direct YouTube lang. Kusama kami ng YouTube dyan. Yan, Yan. It's been way too long since I see you looking in your eye. Running around and telling you. Pagbibigyan namin ko. Yan. Monday.com is a team management tool that changed my life. Because my day used to be wasted on the marketing meeting. Carefully. Naririnig ah. Pero siguro naririnig yan. Going to be a best of 3 matches. Game number 1 pa lang po tayo. At kami nga pala mag-shout sa inyo. Okay, my name is Zeus. Ako naman sir, mga kaibigan. At dito lang yan sa Justin Bell FIBA League 2. Okay na, solid. Ayun ang entrance talaga, di ba? Dapat nung pinos mo, dandan mo hinila. Para mawawala. Pwede. Talaga naman. So, ito na mga bestie wops. Your team si Jus, is picking. Jus lang nagdala dito eh. Ay, naku, Jus ko. Ay, shoutout sa inyo lahat mga kaibigan. Sobrang solid yung mga viewers natin dyan sa Just Emil. Maraming salamat sa pagsuporta dito, guys. Ito na nga, mga kaibigan. At 4th and 5th pick ng Archangel FM. Mukhang
Papahirapan na ata sila dito. Lunox open pa, which open is good. Pa Lunox, oh. And Lunox. Thumbs, pwede, pwede. Mm-hmm. Pwede yan, go nyo na yan. Wala, Trisla yun, first pick na ng Finis Empress eh. So, Trisla sa AFD kung may Minotaur sila. Pero yun nga lang, dating here, kung magdabog man yung Minotaur dito, meron naman digi onto the other side ng Finis Empress. So, ang gagawin kasi dito ng Finis Empress eh, kuha talaga sila ng Marksman. Pwede sila mag-clod. Ano, pwede sila mag-clod pagka ganito, tapos purify na lang siya para kahit paano hindi talaga siya magambang na magambang. Oo, pwede, pwede. Kumakaway-kaway ba? Stellar round ako po. Gini? Ginita. Gini gear para kay Chinita. Lumage. At tinanggal niya na yung question mark sa pangalan niyo. Harley. Nung unang araw may Chinita question mark yan eh. Oo, oh, may question mark yan eh. Parang ano pa siya eh, questionable pa siya sa mga ano eh, pangalan niya. Pero ito na nga, ang setup ng ating Finis Empress ay 2 mage. Yun, no? 2 mage setup sila dito. Kaya kailangan actually, 3 mage pa pag dinasama pa si Diggy. So kulang sila dito sa physical damage output. Terizla, wala namang shadow burst damage. Actually, Terizla, may damage sa kaso late na din yun. Hindi ganun kasakit din naman masyado. Wala siya masyadong damage. May onte, pero hindi ganun ka-stable. And baka late game pa siya magkaroon ng potential dito. At mga kaibigan, recap muna tayo para sa Archangel, Effie, Defrost para kay Kaja, Cole para kay Minotaur, Krish para kay Kari, Aaliyah para kay Thamuz, at Lexa para kay Lunox. At para naman sa kabilang banda dito, for the team of Finis Empress, Effie, Kufra para kay Klain, Kagra kay Yuna, Diggy kay Trisha, Harley kay Chinita, Teresa naman para kay Joyce. Naku, ito na nga. Puro champion pa sila, oh. Naku, puro naman. Para talagang pinag... Naku. Maganda ang pinakita. Hero mastery, no? Oo. Pero yung Therese lang, wala pa masyado. Ayun nga. Medyo pinag-aaralan pa siguro to. Ito na. Welcome to the Land of Dawn. Nagbabakbaan na dito. Archangel, FE versus Finis Empress. Unang game para sa series na to, mga kaibigan. Upper bracket po tayo. So, abangan ang mga pwedeng mangyari dito. Pero dito, kailangan tapusin nila tumaga. Kasi once na nag-online ng isang marksman, mahihirapan sila. Tatlo, laban sa dalawa. Mga kaibigan, kakat ata. Nako, dalawang mage, masakit dyan. Grabe, sa Kagura sa baba, nagkat ah. Kakaiba ang pinapakita nila dito. Stay lane, Diggy. Stay lane, Diggy. Oh, okay, invade buff naman pala. Invade buff. Kaya pala sumama yung Kagura. Kaso mab... Good stay. Okay nga lang. Balitan lang. Hindi sila gulag para hindi gawin yung gagawin nyo sa amin. Oo, oh, parang mirror effect lang din. Oh. Pero actually, lamang sila dito eh. Kaso, yun nga, dalawang level po isa naman. Level, cast-up po sila doon. Tapos yung DG. Sabihin na natin nga, makakapag-clear siya. Pero hindi yan ganun ka... malakas masyadong mag, ano, bigay ng damage. Siguro pambuso. Request backup! Shoutout pala kay Kuya Nick. At ito na nga, kinukuha mga kaibigan. Level 3 na, si Paring Kagura pa doon. Level 4 na nga siya, mukhang lalaban na. Level 2, laban sa level 4. Naku po, masakit dyan. Sa benta lang si Chinita naman eh. Mukhang magle-level 4 na. Itong pinakamahirap pagka yung dalawang mage natin eh, nag-level 4 na. Masakit na yan mga idol. Talaga naman. At Lexa, sinusubukan mag-level 4 kahit papano. Para kahit sa gantong panahon eh, makalaban-laban siya dun sa dalawang level 4 natin. Wala pa rin na patay na nagagalap ito. Binurse ako po. Hindi tumama ang baraha ng pag-ibig. Yan, out lang. Tatlo. Laban sa tatlo. Turtle resurrecting soon. Kukuhay na nga ang turtle. Tama rin yung objective sa pinapakita nila kasi magto 2 minutes na. So tama, kuha lang sila ng turtle dito. Apat na nga. Hinuhi lang mga kaibigan na first. Patay first bet pa nga. Para nadali si Chinita dun. Medyo unti lang ang kanyang nakita. Singkit kasi. Kung ikaw ay nakatawa. Wala na. Makikita. Wala na ba? Di na makikita. Talaga naman. Chinita. Pero the turtle will be taken by Archangel FE sa kabilang banda. Ito yun yung overturn naman dito para kay Lexa. Pero papalagda lang din. From the bouncing baby boy. Pero mukhang this is engaged Trisha. Running out of fly battle to escape. Pero wala siyang time journey doon. Hindi nag-level 4. Ito pa lang. Ngayon pa lang nag-level 4. Ngayon pa lang. Medyo nalate na sila doon. Na-delay lang ng 9 months. Medyo yun nga magandang nangyari doon kasi isang na DG, kailangan naman, alam natin na kailangan yan. Pero binreverse dyan doon, mga kaibigan, mamamatay, buhay yan. Thompson. Ayun ngayon, katulad ng sinabi ko, once na umabot to ng mid-game, sabihin na natin mga 10 to 15 minutes, pag nag-online si Karen, mahihirapan na sila dito. Kasi walang marksman yung kabilang team.
yung Finesse Empress. Sabihin na natin may damage sila na maibibigay dito sa Archangel, pero kung sa stable damage lang, kasi pag nabitaw nila lahat ng skills nila, ito nakakahila pa, mga kaibigan, yun na! Sinabunutan yung bola. Talaga namang napakasakit nun. Yun na nga yung sinasabi ko. Kaya nila magbigay ng magical damage dun sa Archangel, pero after nun, wala na. Mahihirapan silang kontesin ng kontesin. Kasi syempre, pag binitaw nito ni ulti ni Harley, tapos yun yung cover turn, ano bang susunod nila? Diba? Kumbaga, mas okay siguro kung pumili sila dito ng marksman para kahit paano kailaman sila sa late game. Pero titignan natin ang magiging rotation dito. Kita nyo naman, 3 minutes and 45 seconds, mga kaibigan, of 2-0 tayo in favor of Archangel FE. So, medyo yun lang sila kahit paano dito. Kuha lang ng buff. Ago lang din dito. Ladies and gents, look at this upper top lane. Ako, 2-0. Pagod tayo. 4 minute game time. Oh. Medyo nagkakairon pa lang din naman. Pero, ito though, dalamang ng dalawang kill ang Archangel FE, pero pagod sa farm, hindi nagpapauli ang finish. Sinabi. Patas lang ha. Talaga. Yun na nga. Kahit inverse ko yan talaga, hindi mapapatay yan. Tatakbo lang. Ayun, yun na nga! Sumalo ng star. Yun ang honey store, mga kaibigan, sabay yun, nagpapaut, naganda nga, no? Time journey, mukhang bibigay na naman ata ito kasi dalawa lang ang nasa taas at nasa mid, so wala. Okay na nga, mukhang easy Bugatti Turtle para sa Archangel FE. And ito sa baba, eh, Krish, laban kay Joyce, mukhang pupuka lang maso laban sa painted spinner, pero sino kaya ang mananalo sa baba? Pero ang isang carry, pag yan nag-online, bugbog talaga. Hindi ko naman naano, pero bugbog talaga ang Terisla dito. Kasi ang bilis ng ano yan eh, ng fidget spinner niya. Sabi kukuha sila ng cut dito, ano kayang mangyayari. Yun, Lex, mabilis na mag-clear. Ito na ang backup, tatlo, susugot na kami. Tantantini, wala. Uy, nag-charge, pero off-cam kill pa nga para kay Harley. Naku po, mga kaibigan, at ito na nga, dalawa laban sa dalawa. Uy, apat na kami, ito na laban na, yin yang overturn. Wala, nag-connect, pero out lang. Tatlo laban sa apat, masakit siya, kailangan nila paguhin to. Ayan, untog sa pader, wala. Cancel, eto na, apat, nahihila pa nga, tapos sinabutan, pasok, uy! Naku, ang ganda ng pasok doon ng ulti ni Joyce, pero wala siya magagawa kasi nga, normal silang pre-hit si Chris doon. Naku mga kaibigan, eto pa, apat laban sa isa, Yunas, sinusubukan tumakbo, pero hindi ka na mapush dyan, pag napush dyan, naku po talaga namang out ka dyan. Samantalang sa taas, mga kaibigan, Diggy and Harley, sinusubukan makuha ang mga objectives. Sabi natin ng golden staff na para kay Gary. Medyo in a way 500 lang naman yung gold tip, pero sa kills medyo lamang ng apat. Pero item check nga tayo direct, anong makikita natin. Yun na first item niya, golden staff, tapos yung endless pattern, tapos concentrated energy para kaya. Pwede na rin, parang kay Lunox, pero gising around 5-1 pa lang din naman ang score, 6 minute game time. Grabe ha, kahit bugbog ang Finesse Empress sa... Sabayan lang, no? Oo, bugbog sila sa ano ha, bugbog sila sa KDA, sa killing score. Pero pagdating sa objectives, sa farming, hindi nagkakatalo, sobra dikit pa rin. Sobrang galing. Tapos meron ng lightning crunch yung dalawang page nila, kaya medyo masakit na rin talaga. Sabagay, kaso yung nga lang pagka nagka-late game, yun talaga, medyo ganun talaga mangyayari dyan. Nagalit na si Minotaur, sinusubukan niya na talagang magtabog sa mga ganyan. Cole, sinusubukan niya ulit ang dalawang beach dito, pero Diggy, alam niyang pag nagpa-pump yung minawals ko yung way, magka-time journey lang para kahit paano makakasin siya. Pero eto na nga, hihilahin natin. Dipros, galit na galit, sinabunutan mga kaibigan, at sino kayo makakuha ng turtle dito? Tatalon, uy! Tatalon, tatakbo, sabay gamit naging bola mga kaibigan, Chiquita, susubukan. Ah, uy! Boom, Yuna, dito nabigyan pa nga ng isa. Yun. Pero onto the other side, 3-on-3, ang bakbakan dito lang. Nagtabog na, pero abot sila. Strength by numbers, back, oh! Pero Klein running out of life, disengage patay. Pero si Trisha, ako sige. Takbuhan na lang, yari ka. Oo, yun nga yung sinasabi natin. Alright, katulad na. Sa pag, sa katulad na sinabi ko kanina, lalo na pag napitaw na nila lahat ng skills nila, like kanina, napitaw yung ulti ni Harley, sabay yun yung overturn ni Kagura. So, medyo mahirap talaga. Oo, no. Wala na silang pang-burst eh, maliban doon. Tapos, wala na silang DPS. Wala na talaga, That's the thing. Wala nang ano sila doon, problema na yun para sa kanila. Pero,
dapat ang ganyan dito, pick-off lang. Oh, isa-isa pa. Yun na nga, nahihila pa! Nag-def ka dyan mag-isa. Oo, medyo mali yun pagka ganun. Talang ito naman din, susubukan ni Def. Tatlo, laban sa lima, mga kaibigan ako. Ano kayo mangyayari sa pagtalang sa taas? Iniiwan nila. Itong si Teresa mo mag-TTP na nga para i-defend ang kanilang third tower. Pero hindi, hindi matiloy. Pero daw muna sa taas para kahit papano mabawasan ang kanyang na. Out. Nangyari yung pinag-contest dito. This time around, 3K gold lead na ang meron ng Archangel Effie dahil lang sa previous clash na nangyari na yun. Na-maximize nila yun, naagawan ng buff, nakapag-clear ng mga minion waves, and that's the thing. Kumamangin sila 3K kagad na makapilis na pagkagali. Pero kung nakita nyo doon, nakuha pa ni Kags yung ano, yung turtle. Diba? So, solid, sobrang solid nung ginawa niyang pagkuha ng turtle. Sobrang patience ang ginawa niya dun sa pagpato ng payo para makuha yung turtle dito. Ganda ng ginawa nyo. 9-1 tayo in favor of Archangel FE. Ano ta lang sa baba, mga kaibigan. Chinita, sinusubulang ang pulutin si Krish, pero buhay pa rin, mga kaibigan. Ako po. Ang ganda. Yun yung sinasabi natin. Once na napitaw nitong Harley, yung ulti niya. Launch attack! Tapos hindi namatay yung hinuli niya. Wala na silang pang-burst. Medyo mahihirapan talaga sila. Samantalang sa kabila naman, meron silang sustained damage Lord, kay Gary. Meron din damage para kay Lunos. Kasi parang parchman na rin yun. So, goods na rin. Tama, tama. So, we see this time around, this moment, na ko po, kung makakabawi ba ang Sinas Empress dito sa killing score, pero medyo dehado. Dehado at matalo. Para saan pang mga galos mo. Oo, tiklop ka lang ngayon. Tiklop nga talaga. Tiklop na nga, katulad ng sinabi niya. Oops, sabi na nga ba eh. Chester Heller. Nintay king sa ano, sa self iOS naman. Na 10-1 ng score. 4K gold lead na ako. Ako, di ba makontestan kasi isa sa mga kailangan nila si Diggy. Napatay pa. Patay. Oo, oh, yari talaga. Pero ito Diggy. Na Diggy. Diggy. Ayun, nireset. Tamos kasi kuwang ano lang eh. Tamang objective lang sa task, which is good naman sa ginagawa niya. Bigay pressure lang siya. Ayun, pipilitan tuloy mag-TP yung Teresa dito. So, pwede ulit nilang kunin yung Lord. Oo, fake Lord. Parang kahit paano magkaroon ng patayan na maganap doon. Pero kulang pa nga sila. Kaya hindi nila ginagawa. Which is good. Kung maganda yung tapatan to, Tamos siya at Teresa. Kanino ka doon? Wala namang kakapatayan dyan. Mag-uwian lang yan eh. Hindi, mag-minion lang yan. Oo, minion lang yan. Pero eto na nga, pinasok pa ni Kane to by bubop ng ulti. Light lang, light orb lang. Pero yun. Charot nga pala yung Quenic, napakaganda ng damit. Baka kung gusto nyo yan, out of stock po. Sayang. Baka kung gusto nyo ng ganyan damit, guys, sa Zapnu, out of stock po. Try ano na lang, sa baka yes. Uy, nahihila! Sinabunutan mga kaibigan, patay nga! Godlike pa nga, para kay Lulok dito. May Minowar's Fury, cancel agad ng time. Burning, pinasok pa, double kill! Naku po, Clay, ninahabol, galit na galit yung apat mga kaibigan. Pag napatay, sigurado ka! Yun! Matipato. Pero to, sa kabilang banda, ng Lord din naman pala. Agad, mag-isa! Mag-isa si Rexha talaga na ang kanyang mga papa. Patot pala pula. Talaga naman. Pero si Harley, yari pa. Hila natin kasi nawakakuha. Malupitan mag-retrieve. Papapatulolo. Hello! Hindi nakuha. Ito lang nga. Takasabunutan ka na ngayon. Takbo na lang talaga. Call, tatalon, tatakbo. Sisigaw ang mahal lang sa pool. Ito lang mga kaibigan. Tamang bilog-bilog lang. Di po susubukan. Humabol. Nako, Chinita. Nakabunutan ka. Yari lang kawala dun. Kahit saan siya pumunta, ipatay. Nandun si Lexha. Sinusubukan ko lang naman kung may steal eh. Hindi ako naparito least, para may pag-away. Oo, nandito ako para ano. Para tignan yung Lord. Oo. Wala naman masama dun sa tenet. Ginawa niya. Which is good pa rin naman. Once, paano kung nakakuha niya? Hindi, malaking... Ano yun? Malaking turnaround yun para sa kanilang team. Diba? Oo nga. Tama, tingnan natin. Mga babae nga. Galing. Mababa ang KDA, which is kanina, good yun, pero nakakasabay sila sa pere. Pero ngayon kasi, pinaliit na lang ano, Archangel F yung... Pero sila sa turtle, yun yung pinaka-crucial na lang na nangyari. Pero ito na, ako po. Free top lane. Mga gamit, mabibigyan din data. Kailangan magmahal. Yun ang problema dito, as we speak earlier, wala silang late game potential. Yun nga yung sinabi natin. Wala silang marksman, walang damage, physical damage output, puro mage ang mayroon. Pag nabigay eh. Yun na nga, hinila pa mga kaibigan. Legendary na nga. Galit na dito. Ang ating mong lunok. Mga... Ay, pinasok ni Joyce. Penalty zone. Yun, connected sa lima. Pero wala. Yun na. Ay, lambot ni ate. Pero wala pa rin eh. Yun nga eh. Katulad ng sinabi natin. Ginawa ko lang lahat. Hindi pa wala sapat. Binilit ko. Hindi sapat. Oo. Oh,
ito pa, ayun. Naku, mega kill! 11k gold lead, pero ito na, kumakatok na sa pagkapanalo ang Archangel FE. Oh, tower lock, pero hindi, nag-change target ang carry. Wala nang buhay ang throne nila dito, mababasag na. There you go, it's going to be a 1-0 lead kagad in favor of Archangel FE. Congratulations, napakaganda ng ginawa nila. Pinaliit nila yung mapa nung Finesse. Parang niyakap nila konti-konti. Oo, sana all niyakap. Ayun yung mga reaction nila. Tuntua. Pakita natin sa mga viewers para makita namin na ina-ensure natin ang mga